think one summer would be, or just one. I have four boys of youth. Four boys of youth this one summer. I would like to give Laguna, Bel Air. Before I went there, I had a dream that I will not be a speaker. So when I went there, Friday, the pastor taught me that I will not be a speaker. So, di na ako nabigla. Then what we do there is, we just only assist the elite ministry there, and it was very challenging, and it's not usual to do that ministry because you have to work not in their house or in front of their house but outside of the Bel Air, because it is illegal to go house to house in their in that place. But we do it secretly, and what we do is just give all the invitations house to house, and fortunately, by God's grace, we find some that is prepared by the Lord. One is Kuya Seril, who was passed away this May, and I'm so very sad because he wants to get well. The one who have stage 4 cancer, bone cancer, and it was very good to meet him before he died, because he is longing for forgiveness. I saw it in his eyes as I gave him the Bible study, one first time Bible study, and I also saw a great need to minister unto those rich people, because they have a lot of experiences that they need hope. So it's nice to have a ministry for them. And I'm so very happy that I've been part of the elite ministry. Though it's hard, but the Lord bless our ministry there. So if I will write this, it is will be that the title would be Bel Air. If I will write Bel Air. Hello, bago po nagkaroon ng summer, ang plano ko ay sumama or mag-join sa Voice of Youth in 4 sites at isa doon yung my team. But unfortunately, hindi po nangyari yung apat na yan. But instead, yung aming pong supervisor sa SAO, kinausap po ako, and they give me an advice na kung ako ay sasama sa Voice of Youth ng summer, the AUP would not permit me to enroll by the first semester. So, pinakagay ko po yan at sabi ko, Lord, hindi na lang ako sasama sa Voice of Youth at ako ay mag-work na lang so that meron po akong ipon pagdating ng first semester. So, ang nangyari po ay after 2 weeks, lumapit sa amin si Dr. Paez. At sabi niya, Dads, ang Emperor Church ay nangangailangan ng Voice of Youth team. Lumapit sila kay Pastoron, lumapit po ba si, wala na lang maibigay na team. So, ang sabi niya, tayo ang mag-handle ng Voice of Youth. And pagkatapos, ang sabi niya, ikaw ang mag-speaker. So, dalawang best na po nakasama ng Voice of Youth at ako po yung ina-appoint na speaker. Bagamat, minsan meron din po akong takot sapagkat kapag kayo ang mensahe na dadalhin mo sa mga tao ay hindi galing sa Panginoon, magdadala ito sa mga tao po mo sa kapahamakan. At doon po sa Voice of Youth na yan ay kakaiba tulad ng sinabi kanina ni Maria, sapagkat lahat po kami ay yung karamihan sa amin ay working students at kasama po abroad, at yung iba ay kulod. So ang aming pong ginawa, nag-request kami sa Emperor Church na payagan kami na kung maaari po ay
merong lodging doon na kung saan kapag kapatid na pagod na ay doon nang titira. At nangyari nga po ang bagay na yun. So, sapagkat hindi ko kaya na mapasok ng umaga at pagkatapos gabi, mag-speak roon, so I requested to Dr. Paez na hindi mo na mapasok sa work within 2 weeks. And dahil po sa program na yun, mga minamahal, ay we slept late at night. At minsan po ako, minsan alas 12 na natutulog sapagkat bilang speaker, dapat na yung mensahe mo ay precisely. And ang ginawa namin noon, hindi namin ginawang doktrinan, but then sinikap namin na mailabas yung gospel sapagkat ito po ang magbibigay ng kaligtasan sa mga tao. Pagkatapos po ng voice of youth, ito po yung dalawang bagay na aking na-realize. Noong ako po ay nasa SAO, nakita ko po yung ibon na kung saan ang kanyang pong ulo ay hindi po siya makalabas doon sa alam niyo po yung monoblock. Yung kanyang pong ulo ay nakapasok roon at namatay po siya. So, na-realize ko na makarami mga tao sa labas na kailangan nila ang ating tulong maliban na merong mag-ahon sa kanila roon, mamamatay sila sa kadiliman. Pangalawa, binato ko yung mangga doon din sa likod ng SAO. At ito rin ang aking na-realize, may mga tao tayong iniisip na siyang tatanggap kay Kristo. Ngunit sa kahuli-hulihang bahagi ng pangaral, ay hindi po sila ang tumatanggap. Maybe sa mga susunod na pagkakataon. At alam ko pa ninyo kung ano ang ginawa ko roon, siguro by the inspiration of the Holy Spirit, sinabi niya, Dads, kailangan mo na maipag-pray ng mga bata. Ang ginagawa ko roon, yung mga 7 or 6 to 8 years old, sabi ko, pray for me. Because I believe that the prayer of the child is very effective and powerful. At nangyari po na ganun nga. At isa po sa mga nagpasya roon na magpabinyag, si Ate Tess, na hindi po namin nabigyan ng Bible study. At noong kahuling-hulihang gabi ng aming pag-aapit, ay tumayo po siya. At ang sabi niya, nakita ko na lang ang sarili na nanatayo. At alam ko pa rin yung pastoron noong Sabado, na umaga, meron siya ikaw. So hindi namin binigla. Sapagkat ang sabi ni Ellen G. White, huwag nating hanapan na malaking pagbabago ang mga bagong kaanib ng iglesia. So, after lunch, dinalaw namin at nakita mo, wala lang ikaw. Sabi ko, Narites, nasaan mo yung hikaw? Sabi niya, tinanggal ko sapagkat nakita mo na walang mga hikaw ang mga babae ng Adventist. At sabi ko, gusto mo ba ninyong pag-aralan ko sa bagay niya at naunawaan po niya. At meron po siyang dalawang best friend, ito na po yung huli. Ano? Si Nanay Nilda at Nanay Lida. Masabi nila, Dads, kahit hindi kami nabinyagan, susundin namin ang sinabi ng Diyos. Hindi kami mag-work sa araw ng Sabat. And every time po, every Sabat na pupunta kami roon, kapag ini-invite naman sila na mag-Bible study, they are willing to listen by the Word of God. Pagkatapos po, lastly, yun pong asawa ni Ate Tess na nasa Middle East ngayon, noong magpaalam siya na magpapabaptize, sabi ng asawa niya, huwag ka munang magpapabinyag, hintayin mo ako, sabay tayo na magpapabinyag. Amen? Yan lamang po sa pagsumikap natin na pagpalain ang iba, according to Ellen G. White, you yourself will be blessed.